Mismong mga pangunahing kawani ng probinsya ng Basilan ang tumulong ayusin ang rido sa pagitan ng tila naguumpugang islang barangay. Lahat ng stakeholders ay nagtutulong-tulong to come up with a peaceful resolution of rido cases. Mula Isabela, kasama ng 104th Brigade at mga doktor, nurse at iba pa na bumubuo sa medical team, lahat kami ay tumungo sa munisipyo ng Tabuan Lasa. Narito kami ngayon sa Philippine Fisheries Development Authority sa pier ng Malusu Municipality, Basilan Province. Sasakay kami ngayon ng speedboat papuntang Tapyanta Island, Tabuan Lasa. Ang misyon, ayusin ang hidwaan sa pagitan ng dalawang angkan na nagdulot na ng pagkasawi ng marami at pagkawasak ng mga ari-arian at kabuhayan. Magbigay lingap at muling itayo ang mga nagibang tahanan sa Barangay Solo at Barangay Lanawan. Narito na kami sa Barangay Solo, munisipyo ng Tabuan Lasa, kung saan gaganapin ang bayanihan. Ito ang diwa at kaganapan ng Internal Peace and Security Program o bayanihan na itinatag ng pamahalaan na siya namang ipinangakong isusulong ni Colonel Carlito Charlie Galvez Jr. nang siya ay itinalagang commander ng 104th Brigade sa Basilan. Sa pangungunan ng batang commander, nagpartisipa rito sila Mujib Hataman, Regional Governor ng Autonomous Region Masni Mindanao, Governor Jum Akbar ng Basilan, Vice Governor Al-Rashid sa Calahul, ang pinakamataas na pinuno na hukbong sandatahan sa kanlurang bahagi ng Mindanao na si Lieutenant General Ray Ardo, Provincial Police Director, Police Senior Superintendent Mario Dapilioza, Lieutenant Colonel Moises Naive, Commander ng 4th Special Forces Battalion, at sa tulong din ng Philippine Navy Fleet Marines. Mag-iliw kaming lahat na tinanggap doon sa pangungunan ng alkalde na si Mayor Mukhtar Junaid. Baka sa anyo ng mga taga-roon ng kagalakan hindi lang dahil sa pagbisita ng maraming tao sa kanilang lugar, ngunit higit sa lahat ay ang pagdalaw ng mga matataas na pinuno sa rehiyon na inaasahang maghahatid ng laksa-laksang biyaya para sa kanila. Nagpahayag ng pagsuporta ang bawat isa at si RG naman ay nangakong susuporta sa naturang munisipyo at maglalatag ng mga proyekto sa ikaunlad nito. Bubuhayin natin ang komunidad nito. Ibalik natin sa normal ang buhay nila at hihigitan pa natin ang normal na buhay nila. Maraming benefits na ibigay. Na 3 days, managkaroon tayo ng bayanihan na yung bahay na sisira, pinatayo. Yung paaralan natin na nakikita natin na kulang at saka yung mga kagaya ng daanan natin na hindi na pwede daanan, committed po ang mga government natin na natutulong sila sa atin. Matagumpay na naglagdaan ng kasunduang pangkapayapaan at pag-unawaan ang dalawang panig na mula sa angkan ni Haji Benjamin Hassan, Ustad Gapor Nu, laban kay Haji Norjan Dapug, Jarin Saitin, Kalbi Sawarin, parehong taga-barangay Solo. Ang tatlong araw na bayanihan sa Tabuan Lasa tungo sa kapayapaan at kaunlaran ay nagpasimula naman. Para sa Balitang Pilipino ng SambaTimes.com, Risa Lakbaunag.